Isang professional hacker na nahuli, biglang naging agent? Tiyak na mamamangha kayo sa istoryang ito. Hello mga ka-estudyante! Welcome muli sa aking munting channel. Kung bago ka lang dito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell icon para naman updated ka sa lahat ng videos natin. Isa na namang kwentong kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon ang ibabahagi ko sa inyo. Kaya naman, tara, samahan nyo ko hanggang sa huli ng videos natin. Ang Federal Investigative Bureau ay palaging nakatutok sa isang bagay at mithiin lamang. Iyon ay ang lumaban sa mga kriminal at pigilan ang mga iligal at di tamang ginagawa ng mga ito na naaayon sa batas. Pero iba dito ang Intelligence and Security Service ng United States kung saan madalas nilang inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Magkagayon pa man ay hindi pa din naging madali sa kanila na hulihin ang ilan sa matitinik na kriminal ng kanilang lugar, lalo ng isang Ukrainian hacker na talagang nagpasakit ng kanilang ulo. At iyan ang pag-uusapan natin sa istoryang ito. Alam natin na madami nang nabago ang teknolohiya sa ating mundo at talagang malaki na ang naging impluwensya nito sa pang-araw-araw nating ginagawa, lalo na sa trabaho, sa pag-aaral at maging sa mga maliliit na negosyo ay kinakailangan na ngayon ng mga devices. Ngunit kahit man may magandang na itutulong ang paglago ng teknolohiya sa pang-araw-araw nating buhay, ay di natin maikakaila na ginagamit din ito ng masasamang tao para makapangbiktima ng iilan. At isa na nga dyan ay ang mga hackers na nagiging problema hindi lang sa US, gayon din sa iba't ibang bansa. Delikado sila dahil hindi lang sila basta nananakaw ang iyong pera, kundi nakukuha din nila ang iyong personal na pagkakakilanlan para magamit sa ilang illegal na transaksyon at iba pa. Kagaya ng isang magnanakaw ay walang itsura na pinipili ang pagiging isang hacker. Pwedeng matanda, bata, babae, lalaki, basta't may talino at malawak ang kalaman sa teknolohiya ay maaaring mag-isang delikadong hacker. Pero ang karamihan sa mga magagaling na hacker ay nagmula sa Eastern Europe. Mga taong mula sa mahihirap na pamilya na walang choice kundi gamitin ang kanilang talino para makaahon sa buhay. At dito na nga papasok ang isang Ukrainian hacker na naging problema ng mga otoridad ng mga panahong iyon, kung saan naging problema siya sa pagbagsak ng ilang malalaking kumpanya at negosyo. At hindi basta-basta ang hacker na ito dahil ayon sa kanila ay napaka-eksperto nito sa kanyang ginagawa. Natagalan sila bago matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ito ay si Maxim Popov, isang hacker na palaging naiisahan ang mga FBI dahil sa kanyang galing at talino sa pag-hack, at hindi lahat ng hacker ay kayang gawin yun. Si Maxim Popov ay lumaki sa siyudad ng Zhytomyr na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kyiv. Bata pa lamang siya ay natuto na siya at naadik sa paggamit ng computer, kung saan ang ginagamit pa niya noon ay isang Ukrainian computer IMBXT clone na kung tawagin ay Post-I. Napalitan na lamang ito ng mas magandang computer nang bigyan siya nito ng kanyang ama sa kanyang kaarawan noong siya ay nasa 15 taong gulang pa lamang. Dito ay mas lumawak unti-unti ang kaalaman ni Popov sa computer. Kagaya ng mga batang 90s sa kanilang lugar ay nahilig siya sa panunood ng palabas na hackers at ilan pang palabas may kinalaman dito. At
dahil sa mga palabas na iyon ay nagkaroon siya ng inspirasyon na gawin ang isang bagay kung saan siya magaling para pagkakitaan ito. Nagsimula siya sa paghahack ng mga credit card numbers at nung naging biyasa na siya dito ay ginamit naman niya ang angkin niyang galing sa pagsasalita ng English para manloko ng ilang retailers at cellphone companies. Kasabay noon ay ang pagkawala ng kanyang mga magulang dahilan para mamuhay siyang mag-isa na magiging mahirap para sa iba pero hindi kay Pupuf dahil sa kanyang propesyon. Sa mga sandaling iyon ay kumikita na ng malaking halaga si Pupuf nang walang kahirap-hirap. Pero nang unti-unti nang bumagsak ang mga kumpanya na pinagkukunan niya at hindi na niya ito mapakinabangan ay nag-isip siya ng bagong plano. Si Pupuf ay bumuo ng isang grupo na maghahack ng ilang kumpanya para nakawin ang mga customer data nito at gamitin iyon sa panluloko para kumita. Pero ang lahat ng gawaing masama ay may katapusan at yun ang hindi napaghandaan ni Pupuf. Naganap ito taong 2000 kung saan si Pupuf at ang kanyang team ay nakakrack na isang electronic payment provider na kayang magnakaw ng data information ng halos 38,000 customers ng sabay-sabay. Ginagamit niya ang bawat data para makipagnegosasyon sa ibang kumpanya at kumikita siya sa bawat data na ito ng halos 50,000 hanggang 500,000 bawat isa. Pero isa sa mga kumpanya na kanyang tinawagan ay iba. Tumawag ang kumpanya na yun sa FBI na matagal nang tinutugi si Pupuf at dito na nga magsisimulang maitama ni Pupuf ang kanyang maling ginagawa nang matrace si Pupuf sa pamamagitan ng kanyang isang kaibigan na kasama sa kanyang grupo. Pero bago yun ay naisipan muna ni Pupuf na pumunta sa Amerika dahil ayon sa kanya ay nagsawa na ito sa lugar kung saan siya pinanganak, kung saan mainit na siya sa mga FBI. Dito ay mas naramdaman ni Pupuf ang maging malaya at nasaksihan niya mismo ang ganda at despinadong batas ng Amerika para sa kanilang mga mamamayan. Gayunpaman na hindi kaila kay Pupuf na laganap din ang cybercrime at online scams sa Amerika ng mga panahong iyon na halos maging pangkaraniwan na lamang ito para sa mga otoridad. Isang beses dahil sa tawag ng kanyang kaibigan ay nadetect siya ng isang FBI dahilan para mapalibutan siya at mahuli sa pangunguna ng isang FBI agent na si Helbert So. Dito ay nakulong siya sa isang facility sa Virginia. Hanggang sa dumating ang araw na may bigla ang tanong na pumasok sa isip ni Agent So. Bakit hindi nila gamitin ang talino ni Pupuf para tapusin ang paglaganap ng hacking at scam sa kanilang bansa? Nakita niya kasi ang potensyal ni Pupuf at talino dahil sa kanyang mga nagawa na kung hindi pa dahil sa kanyang grupo ay hindi siya mahuhuli. Kaya kinausap nito si Pupuf para sa isang misyon at pumayag naman dito si Pupuf. Dito ay una niyang naipahuli ang isa sa magaling na hacker ng Russian Ural Mountain at kahit siya lamang mag-isa gamit ang kanyang talino at napapunta niya ito sa Seattle para maaresto ng tuluyan. Simula noon ay naging magpartner ang dalawa sa pagtugis ng mga hacker at online scammer. Kahit paman mag-isa sila sa paraan na si Hilbert ay isang agent at si Pupuf naman ay isang hacker, ay may pagkakaparehas pa din sila dahil lingid sa kaalaman ni Pupuf ay may kaalaman din sa pag-hack si Hilbert at ang ginagamit niyang pangalan noon o codename ay Idolin, isang salita na nangahulugan ng ghost o spirit. Dito, napakiusapan ni Hilbert si Pupuf na magtrabaho na ng regular muna sa kanila bilang isang FBI undercover kapalit ng pagbaba ng kanyang sentensya at pagbabagong buhay muli bilang isang malayang tao. Dito ay inilagay siya sa isang secret mission sa loob ng kanyang selda kaharap ang isang computer.
Ang operasyon na iyon ay tinawag na Operation Ant City. Si Popov ay gumawa ng bagong identity at kumonekta sa underground chat world. Siya ay nagpakilala dito bilang isang kilalang Ukrainian scanner na bihasa sa paghahack ng mga nakaw na credit cards. Dito ay nakausap niya ang kapwa niya hacker na nakatago sa codename na Script. At kahit pa isa ding hacker si Script ay madali siyang naisahan ni Popov para pasahan siya ng higit 400,000. Nakakuha din si Popov ng data tungkol kay Script para tuluyang mahuli ito ni Helbert. Pero nakulong ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Magkagayunpaman ay nagtuloy-tuloy ang paghuli sa mga scammer sa kanilang lugar dahil sa galing ng samahan ni na Helbert at Popov. Isang bagay na nagiging mas kapaki-pakinabang sa nakararami. Ngunit hindi din malis ni Popov na malungkot lalo na malayo na siya sa kanyang mga kaibigan at nagsusulo na lamang. Kaya nung araw ng Thanksgiving ay nakaisip si Helbert ng isang bagay na makakapagpasaya sa kanyang partner na desidido namang magbago. Nagdala ito ng projector sa kanyang kulungan, ilang masasarap na makakain at inumin. Nagsalo silang magpartner habang nanonood ng Lord of the Rings. Isang masayang sandali na na-appreciate ng husto ni Popov dahil imbis nga naman samahan ito ang kanyang pamilya ay nagsakripisyo ito para lamang siya ay samahan. Ang masayang sandali na iyon ay napalitan ng isang malaking problema kinabukasan dahil nabalitaan nilang isang malaking scam tungkol sa pag-hack ng mga credit card payment processor data, prosesong international na nag-expose ng halos 8 milyong mga credit card datas. Ito ay agad naman inimbestigahan ni Popov. At nung may nakuha na siyang link tungkol sa hacker na gumawa noon, ay kinausap niya agad ito para sa isang transaksyon. Nagsabi ito na balak niyang bilhin ang 8 million credit cards na iyon pero kailangan muna nito ng isa pa para makasigurado. At nung nakuha niya ang credit cards data ay nasigurado niya na ito ay galing sa DPI breach. Dito ay nag-usap sila ng presyo at dahil wala namang hawak na pera si Popov at kailangan may mapatunayan at may maipakita siya sa hacker na kanyang iniisahan, ay sinamahan ito ni Helbert sa isang bangko para gumawa ng eksena at makipagtulungan sa kanila kung saan gumawa ito ng larawan sa bangko habang nagbibilang ng malaking halaga dito. Naniwala naman dito ang hacker na nakakausap ni Popov. Kaya nagtiwala ito at sinabi ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho at nagpakilala siya bilang si Anatoly Feldman at dahil sa mga pagkakakilanlan na ito ay nahuli ang hacker na iyon. Hindi pa kasama dyan ang halos 400,000 credit cards na naalis ng grupo ni Helbert dahil sa tulong ni Popov palabas ng black market at higit 700 kumpanya na kailang nailigtas. Ang lahat ng iyan ay kagagawa ng 10 hacker lamang na isa-isa nilang nahuli at makalipas ang 8 buwan. Matapos ang misyon ay hinayaan ng batas, gayon din ang grupo ni Helbert na makauwi ng Ukraine si Popov sa isang pangako na tulungan silang muli kapag kailangan at hindi na uulit pa sa kanyang profesyon at ginagawa noon maliban kung para gagawin niya ito para sa kabutihan. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Humanga ba kayo o nainis sa bida ng ating kwento? Ang lahat naman ng tao ay minsan nakakagawa ng masama maliit man ito o malaki. Lagi lang natin tatandaan na hindi pa naman huli ang lahat para sa kahit sino na magbago, lalo na kung napagdusahan at pagsisihan na nila ng lubos ang kanilang kasalanan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, ang kwentong nagbibigay inspirasyon sa inyong buhay. Muli ito ang inyong Teacher Josie Story. Maraming salamat po.